Gandang umaga! Today marks the 20,000 odometer reading ng aking partner sa Hanap Buhay / Family Car. Nagpa-schedule na ako ng appointment sa CASA kung saan doon din namin nabili ang aming SUV. Ngayon lang ako makakasama para sa periodic maintenance schedule kasi usually ang nakukuha namin na schedule ay weekday. On our way to event maintenance schedule ng aming Family Car and the lola kami. Kasi iiwan na namin yung car doon. Morning! Service side. Tapos ma-check siya. Everything still in condition. So kung meron kang mga complaints, yeah, mabibigyan na siya ng time ng service advisor to check. So it's the best time para ma-bring up lahat ng mga questions mo regarding the car. And at the same time, preventive maintenance will save you from so much problem sa mga untimely breakdown ng car. Yeah, it's worth the time and money. Preventive nga, diba? Kaya, it will really cost you. Convenience sa price naman talaga. Ang aming slot pero inagahan na namin para maaga rin matapos ang maintenance activity. Anyway, meron namang waiting area doon where you can comfortably wait for your turn. So, tara, let's! Baba na tayo? Yeah. Baba na. Before leaving the unit, pinadouble check ni Edward na wala akong valuable items na maiiwan sa loob ng car. Ang sweet, no? Pero wag ka, namumroblema na kami kung saan kamay ng Diyos namin kukunin ng pambayad pagkatapos ipaliwanag ni Erwin ang mga dapat gawin kay Monty. Sa job order estimate kasi, pwede mong ipatanggal ang mga sa tingin mo ay hindi naman kailangan para mabawasan ang babayaran. Alam mo na, budgetarian. Swerte kami kasi mabait si Erwin, ang aming service advisor. Matigal yung sinasagot lahat ng aking tanong patungkol sa mga kailangan gawin kay Monty. 20,000, 80,000, 80,000. Ito yata ito yung automatic. So, magkano yung sa automatic? 18,896. Yun yung binigay sa'yo. Oo. Antibacterial 955. Metal treatment 2280. Ang mahal ng metal treatment mo. Pati hindi ba? Ano ba yung metal treatment tao? Kung cold starting. Kasi yung oil mo, hindi pa siya umiikot ng maayos. Tapos, pinapaikot mo na yung mga bearing. So, parang nagkakaroon. Yun yung sinasabi nila, dapat bago ka mag-go, dapat yung temperature ng, yung gauge temperature mo mataas na bago mo pagulungin. Kasi yung, kumbaga yung lahat ng oil mo pababa eh. Ang nangyayari, pinapaikot mo na yung mga bearing mo, wala pang lubrication. 3:30 PM ang sinabi sa amin na estimate time ng release ng aming unit. Pero 2:30 pa lang, nag-text na si Erwin, pwede na daw namin kunin si Monty. Magko-commute lang kami pabalik sa CASA. Kahit mainit, may bata nagpumilit na sumama. Pero wala pa kami sa kalahati ng aming paglalakad eh, parang gusto na niyang umuwi na lang.
hospital namin. $17,000 diba? Kunin na natin yung park. Balik tayo pa. Ha? Nagpasilag lang siya ng survey. Yun. I gave naman 180. A 5? Tara na, tara! Eh, ano, ayun pala yun yung sa atin. Ayun pala yung sa atin. Yay! Saan mo gusto mo ba? Dito? Thank you! Ito na yung kulay. Asa ka pa? There she is! Shall we ride? Thank you! Thank you! Ano? Come here! Dito na siya ulit! O, diba? Actually, hindi ko ito napaka-car wash eh. Somehow, nilinis naman nila. Chay! Akit! Akit! Stay there, ah. Hi. Look at that. Look at that. Nilinis nila yung engine. Engine bay. Tama po. The basura is still there. Intact, di ba? Ano pa rin yung basura namin? Saan nyo na sa'yo? Kunin lang yung carpas. Thank you. And we're done with the PMS and we got the carpas. Ito po ang mukha ng mga may peace of mind dahil sa PMS. Pero wala nang pera sa bulsa. Naubos na ng pera. Meron po kaming maliit na bata doon sa likod. Meron na rin peace of mind yung mga bulsa namin. May katahimikan na yung bulsa namin kasi wala na rin naman. Kidding aside, happy. Importante rin naman yung PMS. Happy, happy, happy! Tinanong nga rin ako ni Edward kanina kung hanggang kailan ba namin titiisin yung PMS. Kasi mabigat naman talaga siya sa bulsa. Yung warranty kasi niya hanggang 3 years. Mandatory na dapat i-maintain mo yung schedule PMS niya para na rin sa warranty. Although, you have the option naman personally kung gusto mo na siyang ilabas ng kasa. It's up to you na. Depende na yun sa risk appetite mo. So, yung risk appetite namin, alamin pa namin kung hanggang saan. Yun na! Bye-bye!